i-share po sa inyo lahat. At kung nga pala, huwag niyo kakalimutan, don't forget the novena to the Divine Mercy. Alam niyo itong novena ng Divine Mercy starts on Good Friday. 9 days po yun. And ends up on the Saturday, Easter Saturday. Ito lang po ang novena. It is the only novena given by the Lord to a saint, to a mystic. Kaya maisip po eh. Ang unang araw, kahapon ay for all sinners. Second day, like today, for the priests. Second, for those humble souls. And so on and so forth. At ang huli po, we're going, ninth day, we're going to pray for lukewarm souls. Mga kaluluwa, sala sa init, sala sa lamig. Sabi ni Lord kay St. Faustina, ito ang mga tao, kaluluwa, ay mahirap ang pumasok sa langit. At ang kanilang tanging pag-asa ay tumakbo sa kanyang awa. At yung devotion po ng Divine Mercy, remember that, whatever your sins are, no matter how great they are, sabi ni Lord kay St. Faustina, the mercy of God is greater than your sins. Sama-samay mo lahat ang kasalanan sa buong mundo, mga butit ng sun, mga buhangin, higit pa doon ang kanyang awa. So please, trust in the mercy of God. God loves you. No matter your sins, go back to God. Turn on. Go to confession if you are a Catholic. Because the Lord said, the greatest miracle takes place during confession. At susunod na linggo po, susunod na linggo, ay Feast of Mercy. At ang pangako ni Lord, kung sino ang nangumpisan, whoever goes to confession, even Holy Week, and up to that Sunday, first Sunday after Easter, first Sunday after Easter, ang pangako niya is going to forgive all the sins, pati na yung the payment, punishment. Pati yung punishment, kukuray niya, tumakas computer, reformatted po tayo. Trust me Lord. Maganda po yung feast. Yan po ang feast na hinihingi ni Lord kay St. Faustina na i-celebrate. Kaya in advance, happy Feast of Mercy to all of you. See you. Puharap.